Kung ipag-aambig natin, mga kapatid, ang panalangin ng Pariseo at ng Publikano, makikita natin ang malaking pagkakaiba. Dahil ang panalangin ng Pariseo ay punong-puno ng kayabangan, ng pagkamatuwid, at walang kababaang loob, at punong-puno ng panghusga, porque siya nagagawa niya ayon sa kanya ang hinihingi ng kautusan tulad ng pag-iikapo, ng pag-aayuno, at iba pang tinatawag nating acts of piety bilang isang mananampalataya. Pero hindi sapat na nagagawa natin ang lahat ng mga sinasabi ng batas dahil sa kaibuturan ng ating puso, ito naman pala'y walang kababaang loob at punong-puno ng panghusga sa kapwa. Kung kaya, ang tingin ng Pariseyong ito ay siya'y napakabuting tao at ang iba ay hindi. Yun ang mali sa kanya bilang taong nananalangin. Sa kabilang banda, ang Publikano naman ay punong-puno ng kababaang loob ni hindi siya makatingin sa langit at ang kanyang usal at dasal lamang ay mahawag po kayo sa akin isang makasalanan. Ito raw mga kapatid ang pinaka-powerful prayer ng isang totoong nagbabalik loob sa Diyos. At talaga sa harap ng Diyos, tayo ay walang mga binatbat. Puro kasalanan lang palagi ang ating nagagawa. Subalit tingnan natin ang nangyari sa taong ito, sa Publikano. Sa kanyang sinabi ng buong kausinseridad at kababaang loob, umuwi siyang tinatawag nating justified. Samantalang yung Pariseo, hindi siya na-justify. Kumbaga sa harap ng korte, siya ay nagtataglay pa rin ng kasalanan. Hindi siya nakalaya. Samantalang ang Publikanong ito, siya ay binigyan ng katwiran at reasonable na kumbaga ay pinalaya na pawalang bisa ang kasalanan na mayroon siya. At ito ang nais ng Diyos na mangyari sa atin, na kung tayo ay mananalangin at hihingi at haharap sa Diyos upang tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan, unang-una, ang ating mga panalangin ay dapat talagang punong-puno ng kababaang loob at sinseridad na sa harap ng Diyos tayong lahat ay mga makasalanan at hindi tayo makalalaya sa kasalanan ito malibang tayo bigyan ng Diyos ng grasya na magkaroon ng kababaang loob at mapalaya sa kasalanan ito. Ibig sabihin, nakadepende sa nagpapatawad, sa nagpapalaya kung tayo makalalaya o hindi. Kasi ang judgment niya ay hindi mula sa atin, kundi mula sa Kanya kung paano tayo niya tinitingnan. Kahit anong tingin natin sa ating sarili, nakadepende pa rin ito sa tingin ng Diyos. Kaya talagang mahalaga na inaamin natin ng buong buo kung ano tayo sa harap niya sapagkat siya nang bahala sa atin. Tulad ng Publikanong ito, bagamatama naman ang kanyang pagkilala sa kanyang sarili na siya isang makasalanan at inaamin ito niya ng buong kababaang loob, ang Diyos na mahabagin pa rin ang gumagawa at nagpapasya para sa atin. At on behalf dito sa ating kapatid na Publikano, na-justify siya ng habag ng Diyos. Naging makatuwiran ang Diyos dahil palaging ang hatol ng Diyos sa isang taong nagkakasala ay habag at kapatawaran. Nais lamang niyang makita ang sinseridad at kababaang loob na ito. Sapagkat sa kahuli-hulihan, mga kapatid, isang malakas na salita ang sinasabi sa atin. Ang nagpapakataas ay ibababa. Tulad ng
ng Pariseo at ang nagpapakababa ay itataas tulad naman ng publikano. Sana'y makita natin at hahakin natin ang landas na tinahak nitong publikano habang siya'y lumalapit sa Diyos upang humingi ng kapatawaran. Tulungan nawa tayo ng biyaya ng Diyos na bigyan ng kababaang loob na huwag tayong magtago ng anumang kasalanan, manapay. Kumbagay, hubaran na natin ang ating sarili sa harap ng Diyos upang makita niya lahat-lahat ang ating kawalan at ang kanyang puno at sagana na pakapatawaran sa ating mga makasalanan.